Yes, Joyce and Robert, good morning. Morning po. Opo, good morning. Sinabi po ng Octo Research Group na ang classification daw po na Navota City ay very low risk of COVID-19. Mayor, saan po natin ma-attribute itong ganitong napakababang classification natin sa COVID? Unang-una pong factor dyan, siyempre, is yung vaccination, no? Kasi nakita naman natin na talaga naging effective yung bakuna, no? Number two, yung constant paalala sa mga tao na kahit fully vaccinated sila ay kailangan pa rin na patuloy na magsuot ng face mask, no? Number three, yung mabilis na pag-contact trace, mabilis na pag-test ng mga, mabilis na pag-contact trace at pag-test agad ng mga close contact. No? At dito po sa Navotas, until today, hindi kami humihinto na kahit sinong Naboteño gusto mag-RT-PCR, kahit hindi po kayo close contact, nagdududa lang kayo sa health niyo, iniisip niyo baka may COVID kayo, libre po yung RT-PCR natin, no? So, walang bayad po yan. Wala po kayong mabayaran. At isa pa, nung tumaas yung cases at pumayag tayo ng mga home isolation, napaka-effective po nung quarantine band. Kasi namomonitor po natin kung lumalabas yung ating mga kababayan o hindi sa kanilang tahanan, di ba? Dahil may geolocation yon, alam natin kung nasa loob lang sila ng bahay o hindi. At syempre, number five, yung kooperasyon ng frontliner, sakripisyo ng frontliner, yung ating mga mamamayan. Though meron pa rin unti-unti na hindi nagsusuot ng face mask, karamihan po sumusunod sa health protocols, no? So, kaya ako'y nakikiusap, no? Though nakakatuwa yung balita, yung aking pakiusap sa ating mga kababayan is baka naman sa sobrang tuwa nila, magpabaya. Huwag po tayong magpabaya dahil pinagsakripisyohan nyo lahat ito, no? Kung ano man yung resulta nito, dapat, kasi ang third cases yata namin as of today, ang active cases is 47 active cases. Mm-hmm. Pababain na natin ng todo. Ibig sabihin, i-flatten na natin kung pwedeng gawin natin 10 or less than 10 para hindi na makabangon ulit yung COVID kasi masyado nang pinahirapan ito ang buhay ng lahat ng tao. Opo. Mayor, pagdating po sa pagbabakuna, ano po ang vaccination rate natin sa ating populasyon ngayon? Nasa 92% po tayo sa adults o na first dose and yung fully vaccinated is 84%. At po sa pagdating sa mga bata po, tama po ba? Marami na rin po kayo nabakunahan ng mga minor de edad? Ay, hindi naman po madami kasi 1 week pa lang po tayo and the previous week puro with comorbidity po yung pinayagan, no? Today lang po kami magbabakuna ng rest of the population ng 12 to 17 years old. Today, one site po tayo, yung Navota City Hospital. And simula bukas, ang tatlong site na po tayo for 12 to 17 years old, rest of the population. Ibig sabihin, whether may comorbidity kayo o wala, pwede po. And then, paalala ko lang po, kung meron pang mga magulang dyan na hindi pa bakunado, kasi di ba kailangan po samahan yung inyong anak eh. Kung kayo ay magulang na hindi pa bakunado at sasamahan yung anak niyo, pwede na kayo rin po kayong bakunahan. Kaya lang, kailangan magsama pa na isa pang adult para lang just in case may adverse effect. Mayor, dahil po very low risk yung inyong classification, nagsabi na rin po kayo na tama po ba inalaw ninyo yung pag-participate ng dalawang paaralan ninyo para sa pilot test ng face-to-face classes sa November 15? Ganito po yan. Actually, ang request po sa akin ay tatlong paaralan. Kaya ang isang paaralan po doon is Dagat-Dagatan Elementary School. Elementary po yun. Yung mga students po doon, hindi pa pwedeng bakunahan. So sabi ko sa aming school division superintendent at sa principal, baka naman pwedeng i-defer muna. Kasi pati PTA, pinaliwanag ko sa kanila, defer muna natin yan kasi hindi pa pwedeng bakunahan. Ngayon, ang pinatuloy ko is yung two senior high schools, 3 sections, 15 students each. So 45 students yon. Pilot
ang pilot face-to-face, pero ang kondisyon, sila po ay dapat magpabakuna. Yun po yung naging condition. So tomorrow, yung 45 na yun, kasama sila sa priority na babakunahan. So ibig pong sabihin, Mayor, bukod dun sa kung papayag yung magulang na isama yung kanilang anak sa pilot test, isa pa sa hihingiin na sa kanila is approval naman nila na mabakunahan. Kung hindi po mabakunahan, ibig sabihin, hindi sila po pwede mag-participate dito sa pilot face-to-face. Yes, yes po. Yun po. Yun po yung maliwanag na explanation doon. Kung hindi po sila papayag vaccination, hindi po sila masasama sa pilot face-to-face. That is to keep everyone safe, no? At kung payag naman sila, priority sila for tomorrow. Ayun. So bukas po, yung sa 45 students ninyo, bukas yung kanilang pagbabakuna, priority sila na mabakunahan para nga po sa pagpasok sa November 15. Mayor, anong preparation po yung sinabi ninyo o inahabilin ninyo sa dalawang paaralan na magpa-participate din po? Ali, of course, i-inspection sila. Yun lang naman is, ang tinanong lang is kung payag ako eh. But of course, nalaman sa proseso, inspection nila, inspection nila lang DOH, no? So, ali, dun sa pagbabakuna, sana bigyan ako ng pagkakataon na paliwanag. Opo, opo. For tomorrow, 900 plus po tayo, 300 plus per site, no? Dito po sa Labotas, ever since matagal na, yung magpapabakuna po, sila po ang pipili ng schedule, sila pipili ng site, no? So, kayo po pipili kung saan site niyo gusto, kayo pipili ng petsa at saka ng oras kung kailan kayo magpapabakuna. At hindi muna tayo pumapayag ng walk-in, no? Kasi magkakagulo yan eh. Because imagine, 900 lang po. Tapos we will be on our first day doon sa rest of the population. 900 lang kaya namin sa tatlong site, 300 per site. Eh ang 12 to 17 years old natin is 19,000 plus. So hindi po tayo papayag ng walk-in. Hindi po kami makapayag. Kasi sayang lang po pagod nyo. Pupunta kayo doon. Hindi naman kayo ma-accommodate, di ba? So, doon na lang kayo magunahan online kasi sa atin naman, tayong pipili ng schedule. Tapos, every night, binubuksan natin yung schedule at 8 p.m. binubuksan natin. No? Sa gabi po, ang binuksan namin is yung November 4, mamayang gabi po at 8 p.m. ang bubuksan namin na schedule is yung November 5. Hindi po namin mabuksan ng sabay-sabay yung lahat ng sabihin. No? Bakit hindi nabuksan hanggang December yung schedule? First of all, pag masyadong malayo po kasi yung schedule, madami pong hindi dumadating. Hindi katulad ng 2 days before, alam na nila kung pwede silang dumating o hindi. Number two, yung pong kasing system namin na bubulunan pag sobrang dami, ang kaya lang niya is 1 day na, I mean yung sabay-sabay eh, kasi pagdating ng 8 o'clock, lahat nakaabang. Tapos lahat magre-reserve ng schedule, nabubulunan po yung system namin. Ang kaya lang niya accommodate. Pag ganun kadaming nagdadagsaan is yung pang-isang araw po. Opo. Mayor, kamusta naman po yung vaccine supply natin? Dahil po sa gantong plano natin, sapat na naman po. Wala na po tayong problema sa supply. Okay. Doon sa adult, meron po kami, ang re-roll out po namin is yung AstraZeneca. Ito po yung binili ng local government na AstraZeneca. Pagdating naman doon sa minors, hawak na po namin yung 29,000 doses. No? More or less, ang kailangan po natin sa Navotas is 40,000 doses. So 75% ng supply na kailangan for the 12 to 17 ay nasa atin na. Alright, maraming salamat po Navotas City Mayor Toby Tiangco. Salamat po sa inyong oras. Yes, paalala lang po, huwag po tayo magpapabaya. Sayang po ang sakripisyo ng lahat. Ang sinasabi ko po, pasensya na, ito very important. Sa pagluluag, kailangan naman tayo naman ang magdoble ingat para huwag kong masayang lahat ng sakripisyo. Thank you.